I would like to start by sharing my screen with you so we could proceed with our topic tonight. I hope you could see my screen now. So the topic is Bakuna o Sakuna, Teka Muna, on COVID, on vaccines and COVID-19. Let me just begin with a brief disclosure. I have been working as introduced in a pharmaceutical company and receiving regular compensation for such. And I would like to say a disclaimer. I am not an immunologist. I am not a vaccinologist, nor an infectious disease specialist. These are the kinds of doctors who really know a lot about COVID-19 and COVID-19 vaccines. So as your speaker today, I also did research on this topic. And what I had researched, I am sharing with you. Now, in terms of the discussion, we had an agreement that instead of speaking in English, it would be better, considering the potential audience, to speak in Taglish. Kaya po, mula ngayon ay magta-Taglish na po tayo sa presentation na ito. So, hahatiin po natin ito sa dalawang bahagi. Ang una po ay more of a general discussion on vaccines, the basics, some kind of an introduction. And the second would be specific to COVID-19. And so, if your main interest is really the COVID-19 vaccines, which I understand, next week po natin mapupuruhan yung topic na yun. Subalit kung super burning po yung question ninyo about it, pwede rin po naman nating itackle, but more briefly siguro mamaya. So una po ay general, pangalawa po ay specific to COVID-19. So we hope to do part one today, Lord willing, matapos natin ng maayos. And part two, again, Lord willing, next week. And we divide the presentation into three sections, bakuna o sakuna, teka muna. Yun po yung tatlong bahagi ng lecture natin. So in the first place, speaking about bakuna, it would be good kung maintindihan po natin muna ang ating panglaban sa impeksyon ng ating katawan. Meron po tayong tinatawag na mga physical barriers, kagaya po ng ating balat, yung sa loob naman po yung ating mucous membranes, sa ating ilong po, halimbawa sa ating respiratory tract, meron pong parang maliliit na buhok yung ating epithelial cells dyan o yung cells nung lining dyan para maglabas po ng mga materials na foreign at harmful na pumapasok sa ating ilong at respiratory tract. So ito po ay tumutulong para mapigilan ang pagpasok ng impeksyon sa ating katawan. Pero sa loob po ng ating katawan, meron po tayong tinatawag na immune system. Ito po ay very simplified version. Halimbawa po, kapag ang isang mikrobyo ay nakapasok, halimbawa po nga ay virus o kaya bacteria, meron pong mga cellula sa ating katawan na ang tawag ay macrophages na kaya po niyang kainin at i-digest yung mga mikrobyo na iyon. At pagkatapos po niya itong kainin ay meron po siyang maiiwan na mga protina na galing doon sa mikrobyo na iyon na tinatawag nating antigen. Napaka-importante po niyang word na yan sa paksa na to, kaya tandaan po natin, no? Antigen, mga protina po yan na nanggagaling doon sa mikrobyo na pinatay ng macrophages. Ngayon po, yung antigen na yan ay nagiging stimulus dahil po kaya niyang i-stimulate o gisingin yung mga cells na tinatawag na B lymphocytes, mga
white blood cells po ito para gumawa po ng maraming antibody laban po doon sa antigen. Parang ang antigen po, yung kalabang hukbo, yung antibodies, yung po yung mga sundalo ng katawan natin, at tatalunin po ng mga antibodies yung antigen. Meron din pong nagigising na mga T lymphocytes. Yung T lymphocytes naman po, white blood cell din sila, pero ang ginagawa po nila ay pinapatay naman po nila yung infection. So kapag dumami halimbawa yung mga virus o yung mga bacteria na naka-infect sa atin, kaya po silang patayin noong T lymphocytes. Pero napakahalaga po dito sa proseso, sa pag-operate ng B lymphocytes at T lymphocytes, na mayroong antigen na manggagaling doon sa mikrobyo na nag-infect sa ating katawan. Kaprasong history lamang po, ano, 1600s pa po ay ano na, pinapractice na po yung tinatawag na variolation sa China. Ginagawa po nila dito sa isang common na disease po noon ay yung smallpox. Yung klase po ng bulutong din siya, pero ibang klase, no? Mas deadly siya, no? Yung smallpox po, kapag medyo natutuyo na, kumukuha sila, kinukot-kot nila, kumukuha sila ng kaunti, dinudurog po nila. Tapos ang gagawin nila, ihihinga nila doon sa ilong ng taong walang impeksyon. Ngayon, inadapt po yan sa Europe ng mga 1721. Pero yung death rate po, yung mga kanilang hinihingahan ng ganitong mga yung kinutkot nga na scabs ay 2-3% namamatay. Ngayon po, noong 1796, itong si Edward Jenner, napansin po niya na yung mga dairy maids, yung mga nag-aalaga ng baka, hindi tinatabla ng smallpox. So ang naisip niya na baka may kinalaman yung sila kasi nagkakaroon ng cowpox. Halos lahat sila may nagkakaroon ng cowpox at gumagaling. Kasi yung cowpox hindi naman po siya very lethal disease. So ang ginawa po niya ay yung isang dairy maid na mayroong cowpox, papagaling pa lang, kumuha po siya ng kaunting tissue o secretion doon sa isang sugat, tapos in-inject po niya yun sa isang bata. Tapos in-expose niya pa ulit-ulit yung bata na yun sa smallpox. At hindi nagka-smallpox yung batang yun. Na medyo unethical na po ang ganitong experiment sa panahon natin, pero noon kasi pwede. So noon po nakita na kapag na-expose sa secretion nga ng may sugat ng cowpox, yung mga ano, may lesion ng cowpox yung bata, hindi nagkakasakit. And so they did this they made vaccination optional. Tapos eventually they made it compulsory hanggang in-enforce na nila, porsahan na. And nakikita dun sa graph na talagang pababa ng pababa yung rate ng disease na yon hanggang sa mawala na nga siya. No? So yan po yung kasaysayan na nagsisimula noong tinatawag nating Science of Immunology, Vaccinology, and Public Health. Yan. So paano nga ba gumagana ang isang bakuna, no? Kapag nagkasakit po tayo at kapag tayo ay gumaling, ang pathogen po o yung mikrobyo na pumasok sa atin ay nagagawaan natin ng antibody. So pag magaling na tayo, may antibody na po tayo sa pathogen na yan. Halimbawa po, measles, no, tigdas. Kaya nagkabulutong tayo, gumaling na tayo, may antibody na po tayo sa bulutong. O kaya tayo'y nagkaroon ng trangkaso, gumaling na tayo, may antibody na tayo doon sa trangkaso. Ngayon po,
kapag merong bagong pumasok na mikrobyo na hindi kilala ng katawan natin, kagaya nga po ng COVID-19 halimbawa, yung SARS-CoV-2 na tinatawag, eh wala pa po tayong antibody doon. At pwede po tayong magkasakit. At yun nga, pagdating sa SARS-CoV-2, higher o mas mataas yung kanyang virulence doon sa ordinaryong flu virus. Kaya wala tayong antibody dyan. Kaya yung katawan natin, medyo matagal bago makombat yung virus na yan. So halimbawa po, ang unang tigdas mo, mga 2 linggo, pero pag nagkatigdas ka uli, pag na-impact ka uli ng measles sa virus, hindi ka na po magkakatigdas. Kasi agad-agad nang gagawa ng antibody yung katawan mo para patayin yung measles virus. Ganun din po yung chickenpox, yung flu. Pero kung COVID-19 nga, dahil wala ka pang antibody, it will take some time para yung katawan mo ay gumawa ng isang antibody laban sa COVID-19. Pero darating po yung panahon na makakagawa ka ng antibody laban sa COVID-19. At pag nakagawa ka na ng antibody laban sa COVID-19, para na lang siyang yung pinagdaanan mong trangkaso. At gagaling ka na rin mula sa COVID-19. Sa panahon po natin, mahigit 90% ay mga 90%, mild lang naman ng COVID-19 o 90 plus pa nga sa maraming lugar. Kukunti lang naman talaga yung nagiging very severe. Pero yung mga pasyente po yan, nakagawa na sila ng antibody at na kaya na po nilang patayin yung COVID-19 virus sa kanilang katawan. Isa pong maganda dito ay sa B cells at sa T cells, bukod po dun sa mga gumagawa ng antibody at yung killer T cells, meron pong mga nade-dedicate na maging memory B and T cells. Ang nangyayari po dyan, para silang sa computer yung memory stick o kaya yung hard disk, no, na ang mangyayari kung halimbawa na nagkasakit ka na ngayon pagkatapos o kaya halimbawa nabakunahan ka na ngayon pagkatapos na-expose ka uli sa COVID-19, nagigising agad yung memory cells para gumawa po ng antibody kaagad sa COVID-19 at mapatay niya yung COVID-19 bago pa po mag-cause ng damage sa ating katawan. In a sense po, kung titignan natin, yung vaccination o yung bakuna ay parang ine-expose din tayo doon sa sakit. Particular doon sa antigen ng mikrobyo na nagiging dahilan ng sakit para makagawa tayo ng antibody laban doon sa sakit na hindi tayo nagkakasakit. So yung una, pwedeng ma-infect tayo at magkasakit tayo, gagawa tayo ng antibody. Yung pangalawa, pwedeng bakunahan tayo, makakagawa tayo ng antibody. Pagkatapos, kung sakaling ma-infection tayo ng COVID-19, ay yung antibody na yon tsaka yung memory cells pwedeng kumilos upang agad na patayin yung virus o organismo na naka-infection sa atin. Ngayon po, hindi kasi lahat ng antigen, ito po yung antigen, no, na tinatawag, nasa surface ng virus. Sa COVID-19, spike protein po ang madalas na tinatarget nating antigen. Yung antigen pong yan, minsan hindi yan sobrang malakas mag-stimulate ng tinatawag na immune response. Kaya po minsan, ang ginagawa ay halimbawa 2 dose, no, karamihan po sa COVID-19 vaccines, 2 dose para magkaroon ng sapat na immune response yung katawan. Ngayon po, whether we are infected by COVID-19 o kaya we are vaccinated by COVID-19, ang nangyayari po, ang katawan natin unang gumagawa ng immune globulin M. Yan po ay mga protein molecules na panlaban natin, no? Mga antibodies po yan
sa COVID-19. At yung IGM po kasi ay panandalian lang. Pag nagsimula na tayong gumawa ng IGM, magsisimula rin po tayong gumawa ng IgG, yung immune globulin G. Yan po yung mas madami at saka yung mas tumatagal sa ating sistema. At sa mga testing nga po, kapag nakakita na ng IgG, ang kadalasang ibig sabihin, naka-recover na tayo sa COVID-19. Kasi po, siya talaga yung antibody na papatay doon sa COVID virus. Ngayon po, kung sakaling ma-infect tayo muli, second stimulus, ang mangyayari ay automatic na gagawa na yung katawan natin ng IgG upang labanan yung virus na yon. Ang tawag po dito ay an amnesic response or memory response na nangyayari dahil nga po meron na tayong memory cells. Ngayon po, kung halimbawa ang first stimulus ay COVID-19 virus talaga, itong period na to magkakasakit tayo. Pero pag naka-recover tayo at nagkaroon ng pangalawang infection, matitrigger na po yung paggawa ng IgG, hindi na po tayo magkakasakit. Ngayon po, kung ang first stimulus ay bakuna, hindi tayo magkakasakit dito. Dahil po ang bakuna, hindi nagkukos ng karamdaman. Pero nai-stimulate po niya ang immune system para kung sakaling tayo ay magkaroon ng infection, ay magkakaroon ka agad ng response. Magagawa tayo agad ng mga antibody o mga soldiers na lalaban doon sa antigen o doon sa organismo. Yan. So, magtitignan po natin ang bakuna, poprotektahan po niya ang isang individual dahil nga po sa epekto sa kanyang immune system. Subalit may mga individual po kasi na hindi agad o hindi maaaring mabakunahan, no? Kagaya nung minsan, masyadong bata pa, sa COVID-19 vaccine po, hindi pwede kasi mga 16 years old lang yung pinaka-early, karamihan 18 years old and above. O kaya halimbawa, merong allergy sa bakuna, hindi rin pwedeng bakunahan. O kaya siya ay halimbawa, merong immune suppressed condition, may sakit siya na nagpapahina ng immune system. So, kapag marami pong nabakunahan sa komunidad, parang yung mga taong protektado nagiging shield o sanggalang ng mga taong hindi protektado. Kaya minsan po kahit hindi natin na-achieve yung 100% vaccination, pero karamihan na po ng tao ay nabakunahan, yung komunidad ay hindi na tinatablan ng sakit. Ang tawag po natin dyan ay herd immunity. Hindi po siya 100% immunity pero very substantial immunity po yan. At maaari po yung tumungo doon sa total eradication ng karamdaman, no? Isang halimbawa po dito, yung polio eradication ng mga 1900s, hundreds of thousands ang namamatay sa polio bawat taon, o ang napaparalyze sa polio bawat taon. Ngayon po, nung mga 1950 nakagawa na ng bakuna sa polio, nagsimula ng pagbabakuna, bumababa na po yung incidence ng polio o yung dami ng nagkakapolio. Noong 1980s po ay nagkaroon ng global effort to eradicate polio. And now siguro mga 30 years ago. Ngayon po, eradicated na ang polio sa karamihan ng halos sa buong mundo, maliban na lang sa Pakistan at Afghanistan. Ito po ay dahil sa pagbabakuna at dahil na rin na na-achieve yung herd immunity sa pamamagitan ng bakuna. Noong 2000, naging polio-free ang Pilipinas. Nakakalungkot lang po na last year nagkaroon tayo ng polio muli, no? Dahil nga siguro epekto po ng pagkatakot ng mga Pilipino sa pagpapabakuna na naging bunga naman nung Dengbaksha controversy. Yun ang posibilidad po. Nagkaroon kasi tayo ng measles outbreak, nagkaroon din tayo ngayon ng polio outbreak dahil bumababa po yung pagbabakuna at nabibreak yung herd immunity.
Nice to know lang po ito, dahil medyo wala tayong time, skip na lang po natin just to tell you na maraming klase ng antibodies at iba-iba po ang function nila. Ito po, importante. Yung central dogma of molecular biology, ang events pong ito ay nangyayari sa bawat cell ng katawan o sa bawat cell ng bacteria halimbawa, at at least in part nangyayari niya sa viruses, no? Ang DNA ay information po yan, biological information na coded, no, sa kanyang strands. Ngayon po, yung information na yon pwedeng i-transcribe sa isang RNA. Genetic information din po yan. Nililipat po yung information sa DNA papunta sa RNA. Tapos po, yung information sa RNA ay ililipat naman sa protina. Ngayon po, yung protina, katulad halimbawa ng spike protein, no, yung protina, yan ay may kinalaman sa pag-e-express ng mga karakteristik ng isang organismo. So halimbawa sa tao, kunyari yung melanin na protein, dadaan po yan sa DNA, RNA, magiging protina siya. Tapos siya yung magiging dahilan ng pag-darken halimbawa ng balat natin. Ngayon sa virus, no, yung protina na yan, halimbawa yan ang nagiging spike protein naman na ginagamit ng virus para siya ay dumikit doon sa mga cellula na kanyang ini-infect at makapasok siya doon. So yan po ang tinatawag na central dogma of molecular biology. Importante po yan kasi medyo magagamit natin yung mga terminolohiya sa pag-discuss ng mga bakuna. Ito po ay medyo tatagalan natin dahil importante po ito. Marami pong klase ng bakuna, no? Ang una, yung live attenuated, ito po buhay, no? Buhay po ito na virus, pero pinahina siya. Minsan pinapalaki siya sa isang lower animal form. Nagkakaroon siya ng mga mutation hanggang hindi na niya kayang mag-cause ng sakit. Ngayon po, at that point, pwede na siyang gawing live attenuated na virus. Yung measles, mumps, rubella, yung oral polio, mga live attenuated virus yan. So, ang kagandahan po ng live attenuated, dahil sobrang lapit ng kanyang karakteristik sa totoong virus, ay ito yung madalas na nakakapagbigay ng lifelong immunity. No? So, yung pangalawa po, inactivated. Ang inactivated ay pinatay in essence na virus. Minsan iniinitan, minsan tinitreat ng chemical tulad ng formaldehyde. So patay na po siya, wala na siyang kakayanang dumami, at yan po ay ginagamit halimbawa sa hepatitis A, tapos ginagamit din po yan sa flu, ginagamit din yan sa polio na mga bakuna. Yung isang bakuna po na frontliner, yung sa China, ay inactivated virus, no, sa COVID. Yung pangatlo po, subunit, kasi po 'di ba yung live virus may antigen pa siya sa kanyang surface. Yung inactivated, meron pa rin diyang antigen sa kanyang surface. May mga virus po na yung antigen, may mga vaccine po na yung antigen lang ang kanilang ini-inject sa pasyente. Katulad ng subunit virus, ibig sabihin, bahagi lang po ng halimbawa spike protein yung i-inject. Pwede din pong recombinant virus. Yan po yung genetically engineered na protina ang i-inject nila. Ginagaya nila syempre yung structure ng antigen. Pwede rin polysaccharide kasi may mga protina na may nakakabit na sugar. At meron tayong tinatawag pong conjugate, no, vaccine. Mga pagkakataon po ito na yung antigen medyo mahina, sinasamahan nila ng mas malakas na antigen para mas tumindi yung epekto sa immune system.
Ang hepatitis B, ang Haemophilus influenza virus, at ginagamit din po ito sa COVID-19 na bakuna, no? Yung pong Novavax, no, ay isang recombinant vaccine. Ngayon po, yung sumunod, toxoid. Dito po, halimbawa yung diphtheria at saka yung tetanus, ang ginagamit pong antigen ay isang toxin. Konti lang po yung siyempre i-inject para yung body gagawa ng toxoid, no? Gagawa ng antibody against the toxin. Ayan. So tawag po dyan, toxoid vaccine. Yung vector vaccine po, ganito naman gagawin dyan, no? Halimbawa, kukuha sila ng virus ng sipon, no? Tapos, i-treat nila yon para wala na siyang kakayanan na mag-multiply. Ngayon, pag wala na siyang kakayanan na mag-multiply, lalagyan na nila halimbawa nung gene, no? Yung gene po, yung RNA, yung gene ng halimbawa COVID-19 virus, sasaksak na po nila dyan sa vector. Pagkatapos, yung vector ay yun po yung i-inject nila doon sa tao. So ang mangyayari po dyan, dadalin ng vector yung kailangan na gene, halimbawa gene ng spike protein, pasok po niya yung doon sa cell na kanyang i-quote-unquote, no, didikitan o i-infect, no? At yun po yung magiging basehan ng paggawa ng cell na yon ng antibodies, no? Yun. So, yun po yung tinatawag nating vector o non-replicating vector vaccine. Ngayon po, yan yung ginagamit sa Ebola. Meron din tayong vector vaccine sa COVID-19 naman, no? Yung vaccine po ng Johnson & Johnson, vector vaccine po yun. Gamaleya ay vector vaccine. Pati po yung AstraZeneca, no? Ganitong klase siya, no? Vector vaccine. Yung sumunod po yung RNA vaccine, yung Moderna at saka Pfizer po ito, no? Ang ginagawa po dito yung RNA, nakita nyo kanina yung meaning no, yun yung genetic information ng ano eh ng COVID-19 vaccine. Yung RNA po ay i-inject po nila sa ano tinatawag nating liposome, no? Liposome, parang lipid ano po yun, parang lipid vesicle, no, na napakaliit, no? Nanovesicle yung tawag, na ano, na dadalhin niya yung RNA lang ang dadalhin niya doon sa cell na kanyang iti-trigger para gumawa ng antibodies. At yung RNA na yon, pag pumasok siya doon sa cell, ang gagawin niya, magiging code siya para gumawa ng halimbawa antibody yung cell na yon. At pag nakagawa na siya ng antibody, yung RNA na yon parang ida-digest lang noong cell, no? Kaya ang nangyayari, pareho din ang epekto ng vector vaccine in a sense. No? So, yon, ang RNA vaccine nga ay yung Moderna at yung Pfizer, no, BioNTech. Ngayon, DNA vaccine, parang RNA vaccine po siya, kaso parang mas mahirap dahil hanggang ngayon wala pa pong na-approve na DNA vaccine. Meron din po tayong tinatawag na passive vaccination. Di ba po sa rabies, pag nakagat kayo ng aso, dalawang turok kayo, eh, no? Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Yung isa po doon ay preformed na antibodies, no? Mga antibodies laban sa rabies na nagawa na. So para agad-agad meron ka ng antibody na panglaban. Yung kabila, yun naman po yung parang bakuna na the usual, no? Na para gumawa ka ng sarili mong antibody. Ngayon po, ang COVID-19, meron din pong passive vaccination. Ito po yung tinatawag na convalescent plasma transfusion. Yung nagdo-donate ng dugo, yung mga nagka-COVID na dahil may antibodies na sila. No, kinukuha yung plasma. Doon sa plasma ay nandoon yung mga antibodies. Tapos yun po yung itatransfuse doon sa pasyente. So yan po yung maraming klase ng mga bakuna. Sensya na po, medyo mahaba yan.
I hope po na na-i-communicate ko ng maayos. Kung hindi man po ay pwede po nating balikan mamaya. So paano po ginagawa ang bakuna? Siyempre po sa drug company, by the way, dagdag po sa disclaimer, no, wala ko talagang experience dito. Ang mga gamot na ginagawa po namin more of the conventional medicines. Pero sa drug company po, paghahaluin nila yung antigen, yung po yung protina na magiging basehan ng paggawa ng antibody, yung adjuvant po ay ito po ay mga substance na pwedeng magpalakas ng epekto ng antigen. Madalas po dito mga aluminum-based na compounds po ang ginagamit na adjuvant, no, pampalakas ng epekto ng antigen. Yung preservative po, syempre para magtagal yung bakuna, ma-store siya ng matagal kasi kailangan po yun para ma-distribute sa iba-ibang lugar yung bakuna at magamit for a known period of time. Meron din po yung mga stabilizers, ang ginagawa po nito para po pigilan niya yung pag-interact or yung chemical reactions sa mga components ng vaccine. Yung surfactant naman po, ang gagawin niya ay it will keep the elements in suspension, no, doon sa bakuna. Yung mga residuals, mga non-active na iba pang components na idinagdag nila. At syempre po, merong diluent, no, kasi dapat syempre fluid-based yung bakuna para ma-inject o minsan sa oral polio para maipatak sa loob ng bibig. So, pag naka-identify na po tayo ng isang potential na bakuna, ito po ay dadaan sa mahaba pang proseso bago siya magamit ng mga tao. Meron pong screening na ginagawa. Wala pong involved na pasyente pa yon, pero tinitignan nila kung ano yung pinaka-magandang i-develop na bakuna among many candidates. Tapos po, dadaan po yan sa phase 1 trial. Madalas po, less than 100. I-check lang po na safe itong bakuna na ito. Pag okay naman po, safe, at may preliminary evidence na gumagana siya, gagawa na po ng phase 2 trial. Yan po, mga hundreds of patients na po yan. Hindi pala patients, no? Hundreds of people, normal, no, healthy, to see kung gagana yung bakuna. Sa phase 2 po, meron ng control yung placebo, no? Kalahati bibigyan ng bakuna, kalahati bibigyan ng placebo para makita kung talagang yung bakuna ay may epekto o wala. Ngayon po, pag okay siya sa phase 2, magpo-progress na po yan sa phase 3 trials. Diyan po, libo-libo na, no? Halimbawa, yung ginagawa ng Johnson ngayon na trial, 60,000 patients. Yung iba, mga 40,000. Minsan pa nga po, mga milyon ang ginagamit na pasyente sa phase 3. No? Ganun pa rin, bakuna with comparator na placebo para mapakita. Pero ang ano po dyan, broad group of people na po yan, halos lahat ng klase. Usually may limit lang mga exclusion, like hindi syempre masyadong bata, ganon, hindi masyadong matanda siguro. Pero mas malawak na grupo ng pasyente na yung susubok sa bakuna dito. Pag okay po siya sa phase 3 trial, ang gagawin na po ay isasubmit na siya, diba, sa FDA, no, para i-approve na gamitin ng population. Ngayon po, yung prosesong yan, normally hindi po yan mabilis. On the average, siguro that takes 12 hanggang 18 years. Ganun po katagal gumawa ng bakuna. Kaya po, phenomenal itong nangyari sa COVID-19 na in just over a year, eh, meron na po tayong bakuna na available. Not yet in the Philippines. Pero po, may ano rin yon, may downside din yon, dahil maikli po yung karanasan natin sa bakunang yan. Ang mga pinakamatagal na pasyente, siguro mga 6 na buwan pa lang ang karanasan natin. So hindi natin malalaman kung talagang gaano katagal pa yung magiging epekto nitong bakuna na to. Kung gaano katagal yung proteksyon na binibigay ng bakuna na ito. And that is still to be known in the future.
So paano i-distribute ang bakuna? Napaka-importante po yung tinatawag na cold chain kasi ang bakuna, stable lang po siya sa limitadong temperatura. Kapag lumalabas siya doon, sumobrang lumamig o sumobrang uminit, nasisira po siya at nanghihina o nawawala ng epekto. So kapag na-approve na po, kapag na-develop na po ang isang bakuna at kung emergency ang sitwasyon, pero pong tinatawag na pre-qualification ang WHO at saka emergency use listing para magamit na siya agad. Ngayon, sa WHO, nagre-refer dito sa pre-qualification and emergency use listing yung mga malalaking institutions like UNICEF, no, yung Global Alliance Against Global Alliance for Vaccination. Yan po yung mga grupong nagre-refer dito. Pero sa mga bansa, ito yung ite-take place nito yung FDA na magbibigay ng emergency use authorization naman. O pag meron na yon, i-manufacture na ang vaccine, tapos cold chain, no? Sa Pfizer, negative 70 degrees, no? Sa Moderna, negative 20 degrees. Pero karamihan, 2 to 8 degrees. So dapat ma-maintain yan kahit ililipat sa ibang bansa, kahit dadalin sa mga vaccination centers. So, tapos, dapat susundan yung karanasan sa pagbabakuna. Aalamin kung merong nadadagdag ng mga adverse events, no? At syempre, yun ay imo-monitor. Katulad halimbawa, yung Pfizer, dahil marami na rin na nababakunahan sa Amerika, may mga doktor, dalawa yata, na namatay pagkatapos bakunahan. Tapos sa Norway, yung Pfizer din, merong 33 elderly, no, sa elderly homes na namatay pagkatapos bakunahan. No? Part po yan ng tinatawag nating monitoring. Pero syempre, i-identify pa po kung yung kamatayan na yun ay dahil dun sa bakuna o dahil sa ibang mga factors na po. Kaya hindi pa natin pwedeng sabihin na dahil na sa bakuna yon. Nangyari lang siya pagkatapos ng pagbabakuna, pero i-investigate pa kung hindi o dahil sa bakuna iyon. Yan. So, yan po yung manufacturing, safety. Ito po ang tawag dito, quality control. No? Yung tinitignan yung bakuna, kung marami bang adverse event, and so forth. No? Dahil kung maraming adverse event, baka mag-introduce po ng restriction yung ano, bansa o yung WHO halimbawa. Pero kapag umokay po siya dito, kadalasan, ang isang bansa, bibigyan na po niya ng full approval yung vaccine. Ibig sabihin po, hindi na lang siya for emergency use, hindi na temporary yung kanyang lisensya, pwede na siyang ibenta ng tuloy-tuloy unless bawiin yung kanyang lisensya. Yan. So yun po yung una. No? I hope na bigyan ko po kayo ng broad overview kung ano ang bakuna. No, kung paano ito ginagawa at paano din po ito dinidistribute. Ngayon po, ang pangalawang bahagi natin o sakuna, no? Kasi maliwanag naman po na ang bakuna ay nakakatulong sa tao. At ganito po kalaki yung sakuna na naiiwasan sa pagbabakuna. Limbawa, noong 1967 hanggang 1977, yung smallpox na mga 60% ang at risk at 25% ang namamatay, ha? Very deadly disease, na eradicate sa buong mundo dahil sa bakuna. Yung 1988, binanggit ko to kanina, global polio eradication. Ang record niyan ngayon, 99% drop in infection, 5 million spared, no, from polio paralysis. 2000 to 2008, meron din pong global effort na pag-igihin ng measles vaccination, 78% drop in global measles death. 2013 naman po, as of 2013, yung maternal and neonatal tetanus, no, kasi lalo na sa mga lugar na hindi aseptic, no, yung panganganak, no, maraming pang ganyang lugar, no, na eliminate na yan in 20 over 58 high risk countries. Na eliminate natin ang tetanus 2017, no,
yung maternal and neonatal tetanus. Meron tayong EPI o Expanded Program on Immunization ng WHO kasama ang Pilipinas dito. Pinoprotektahan niya ang karamihan ng mga bata sa mga sakit na diphtheria, no? Pertussis o whooping cough, no? Tetanus, measles, polio at TB. So, yung anim na sakit na yan, hindi na masyadong gumagambala sa mga kabataan natin kung bakunado sila. At simula noon, nadagdag pa yung hepatitis B, yung Haemophilus influenza, yung pneumococcal vaccine, yan po yung sa pulmonya, at rotavirus, no? Yan ay isang intestinal virus. So, makita natin po dito lang sa slide na to na napakalaking biyaya talaga sa atin ng bakuna. Napakalaking sakuna ang naiiwasan ng pagbabakuna. Inan lang po natin to, no? Nakakatuwa lang kasi yung infographic nila. Sa Canada po ito, no? 5 taon ang sukat. After 5 years ng pagbabakuna, 93% drop, whooping cough, 99% measles, chickenpox, mumps, 100% diphtheria at polio. Ganun po kaganda ang epekto ng isang magandang vaccination program. Para lang po maging familiar tayo sa Pilipinas, ito po yung EPI natin, no? BCG, laban sa TB. Sa TB po, baka sabihin niya, ba't ang daming TB sa Pilipinas? Oh, talaga po, napakamura na ng TB ngayon. Lead pa. Joke lang po yun. Talaga pong iniiwasan naman dito yung mga severe cases, yung TB meningitis, ganon, yung disseminated TB. Yan ang naiiwasan. Pero hindi nga siya ganun ka-effective mula dun sa pulmonary TB, no? Tapos meron tayong hepatitis B, meron tayong pentavalent vaccine, no? Ano yan? Diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B, at saka Haemophilus influenza. Sama-sama. May oral polio tayo, no? Meron din tayong inactivated polio. Ngayon po kasi, kung ma-eradicate na ang polio sa isang lugar, ang nire-recommenda na, huwag na gamitin yung oral polio kundi yung inactivated na. Kasi po yung oral polio, dahil nga live attenuated vaccine siya, nagre-replicate siya sa, dumadami siya sa loob ng intestine. Pwede po yung mailabas sa dumi natin, kumalat sa mga water systems at makuha ng ibang tao. Eh kung sakali pong nabuhay muli yan, kasi medyo may nabubuhay uli, although rare, pwede siyang mag-cause uli ng polio. Kaya pag na-control na po, na-eradicate ang polio sa isang lugar, ito na po yung gustong ipagamit, inactivated polio vaccine. Tapos pneumococcal conjugate sa pneumonia, tapos MMR, measles, mumps at rubella. Ngayon po, ang vaccination program natin ay National Immunization Program na, hindi lang EPI, no? National Immunization Program, kasi sinasama na po ang school-age children, adolescents at mga seniors. Yan. So, tapos na tayo sa bakuna o sakuna, dito po tayo sa teka muna, no? While arguably, the single most life-saving innovation in medical history is vaccination, vaccines are not the ultimate solution to infectious diseases. So napakahalaga niya talaga, hindi matatawaran, pero hindi po siya ang ultimate solution. Hindi siya ang final solution ng infectious disease. Halimbawa, it takes time to make a vaccine, no? Pag tinamaan ka ng pandemya, no? Ilang taon pa bago ka makagawa ng bakuna, syempre, no? Pangalawa, maraming mga infectious disease, no? Karamihan ng mga bacterial diseases, some viral diseases, many viral diseases, wala ring bakuna. Mga tao, minsan hindi pwedeng bakunahan, nabanggit ko na yan kanina. No? Pag may sakit ka na, hindi ka na pwedeng bakunahan kasi para ka nang binakunahan ng virus na tumira sa iyo, hindi ka na mapapagaling ng bakuna niya. Pagalingin ka na lang ng immune system mo. Siyempre, sa awa ng Panginoon. No? Vaccines are not 100% effective and may have adverse effects. No? Nabanggit ko na nga na may suspected na mga deaths dahil sa Pfizer vaccine ngayon.
No, and no vaccine is 100% effective. Pinakamataas na yata sa COVID, 95. No? Vaccination programs can be mishandled, no? Who can forget Dengvax siya, no? Actually, ang ganda sana nitong bakuna na to naman, no? Kasi mabababa niya talaga yung incidence ng dengue. Eh kaso, despite yung mga warnings ng vaccine experts nung time na yon, ginamit agad ng Pilipinas for mass vaccination. Ang hindi nakita ay kapag ginamit mo pala for mass vaccination, yung mga batang hindi pa nagka-dengue na binakunahan mo, kapag nagka-dengue siya, mas mataas yung likelihood na siya ay maging severe dengue at pwede pang makamatay. And the figure show na yung mga nagka-severe dengue doon sa mga nabakunahan, mas mataas yung death rate nila, mga 12%, no, versus the baseline rate na 0.44% ng namamatay sa dengue. So medyo na-mishandle po ang Dengvax siya. Pero ayan, ang naging resulta niyan ay vaccine hesitancy. No? Natakot yung mga tao na magpabakuna, nagkaroon ng measles outbreak, nagkaroon ng ng polio outbreak, no. Marami pa pong dahilan yung vaccine hesitancy, no. Karamihan diyan walang tiwala doon sa bakuna, walang tiwala doon sa nagbabakuna, walang tiwala doon sa programa because of a lot of misinformation. Yung iba naman complacent, parang walang pakialam. At yung iba inconvenient sa kanilang magpabakuna kaya hindi na sila nagpapabakuna. So may ganyan po. Kaya hindi natin pwedeng ituring na ang bakuna ay isang ultimate solution to infectious diseases. And we must moderate our view of vaccines. So finally po, I want to say na we must not fall into vaccine idolatry. Marami po akong naririnig na ganito na parang meron tayong o meron ang mga taong parang pananaw o pakiramdam na pag nabakunahan na sila o pag may bakuna na, solve na ang problema. Nais ko pong basahin yung Proverbs 21:31, "The horse is prepared for the day of battle, but deliverance is of the Lord." No? Yung pagliligtas sa atin ay sa Panginoon. Hindi yan sa bakuna, hindi yan sa mga protective measures, bagamat importante yung mga yon. Dapat natin gawin yon, yun ang responsibilidad natin to prepare the horse. Ika nga, for the day of battle, no? Protektahan natin ang sarili natin. Kung may bakuna na, magpabakuna tayo. But we don't put our trust in those things. Ilalagay natin ang tiwala natin sa Panginoon. Deliverance is of the Lord. I just want to close, no, yung kwento po ni King Asa. Siya po ay fifth from David, pangatlong hari po ng Judah. Yung paghahari niya 41 years, no, and the first siguro 35 years ng kanyang paghahari, sobrang ganda dahil mahal na mahal niya ang Panginoon at in-establish niya ang tamang pagsamba, pagkatakot at paggalang at pagluwalhati sa Panginoon sa kaharian ng Juda. Sobrang nagprosper yung Juda dahil binless sila ng Panginoon nung panahon na yon. For some reason po, on the 36th year ng kanyang paghahari, ay sa isang battle dapat, no, gyera against Israel kay King Baasha, eh sinuhulan po niya si Haring Benhadad, no, para wag kumampi kay Baasha at kumampi sa kanya. At dahil doon, umatras si Baasha. Eh dumating po yung propeta, si Hanani. Yung sabi niya kay King Asa, eh bakit ka nagtiwala sa hindi ka nagtiwala sa Panginoon at nagtiwala ka sa tao. Pero nagalit si Asa at pinakulong niya si Hanani. Ngayon po, nagkaroon siya ng sakit sa paa. Interesting nga po yung sakit sa paa niya na hindi gumaling. Eh hindi ko alam kung diabetic foot po 'yon, ano. Pero 'yun na po ang kanyang ikinamatay. At nakakalungkot, ang sabi po sa kanyang kamatayan, no, very severe na yung sakit niya, yet he did not seek the Lord, but he sought the physicians. At yan po ang resulta kapag nagtiwala tayo
no, sa mga tao, mga bagay na gawa lang ng tao, sa halip na nagtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Meron po tayong mas malaking kalaban, mas malaki pa kesa sa COVID-19. At yan po yung spiritual na karamdaman ng kasalanan. At sa ganyang karamdaman, wala pong doktor na makapagliligtas sa atin. At wala pong bakuna na makapagliligtas sa atin. Diyan po natin tunay na makikita na deliverance is of the Lord. Kahit ang mabubuti nating gawa, wala pong magiging epekto dahil may bahid ng kasalanan. Pero kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, na namatay ang Panginoong Jesus para sa ating mga kasalanan, at nabuhay siya mag-uli, tagumpay sa kasalanan, pag binigay natin ang ating tiwala sa Kanya, kinilala natin siya bilang tagapagligtas sa ating mga kasalanan, at kinilala natin siya bilang Panginoon ng ating buhay. Sabi nga niya, no, kapag naniwala tayo, we will not anymore perish, no, hindi na tayo mapaparusahan, subalit bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya sana mga kaibigan, makita po natin na ito po yung mas malaking kalaban natin. At makita natin, most especially sa kalabang ito, no, ang Panginoon lamang po ang pwedeng makapagligtas sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa inyong attention.